Was seen on TV na nagagalit sa mga pulis na allegedly ay involved no sa recycling of drugs. Ito yung mga ninja cops na mo kanina. Tama po ba yan? Ayon sa salaysay ni Colonel Garma, na ikaw ang overall o sentro. Ikaw ang nasa sentro nitong implementation ng Oplan Tokhang at saka Double Barrel. I believe mga iskalawag sa rogue cap po 'yon mga So yung mga rogue members rogue ng PNP pinatawag ni former President Duterte sa Malacañang. Tama, ano? Napanood ko lang po, Mr. Che, pero wala po akong personal. So wala ka doon? Wala po ako, Mr. During that time, where were you assigned? CIDG 11 lang po ako, Mr. So CIDG 11 ka na. And you know, nung pinatawag ni dating Pangulong Duterte ang mga scalawags na ito, sinermo na niya ito eh. Kasama niya si... Chief PNP Bato de la Rosa, tama? Parang nandun po, Mr. Chair. Napanood ko lang po sa TV, Mr. Chair. And nandun din yata si General Oka Albayalde. If I remember correctly, dun sa screen grab o yung news na yon, nakita ko na nandun dun yung mga nakapila, yung mga pulis na mga scalawags at sinabi, at tinapon sila lahat sa Mindanao. Is that correct? Parang ganun po, parang nireassign. I'm not sure, Mr. Chair, kung saan po pinadala, Mr. Chair. So you have no idea kung saan pinadala? Napanood ko lang po, Mr. Chair, sa ano yan. Sa... Oh, kaya ako natanong kasi sa iyo yan, dahil ang pagkakaintindi ko, ayon sa salaysay ni Colonel Garma, na ikaw ang overall o sentro. Ikaw ang nasa sentro nitong implementation ng Oplan Tokhang at saka Double Barrel. And part of the policy or the program is to discipline yung mga scalawags o yung mga rogue PNP members. Hindi ba kasama yan sa pulisiya ng War on Drugs? Kasali po, Mr. Chair. So kapag kaganyan, halimbawa, ikaw ay scalawag, identified ka na scalawag, eh tinatransfer ka. In fact, maraming Mindanawan ang nagre-reklamo, eh bakit sa Mindanao tinatapon? Kundi rin ako nagkakamali, nung sila'y tinapon doon, nagkaroon pa ng insidente ng patayan. Do you recall and remember those incidents na nangyari sa Mindanao? Na kung saan yung mga itinapon ng mga scalawags, namatay doon sa Mindanao kung saan sila na-assign. Mr. Chair, I have no any particular information regarding that, Mr. Chair. It's but you know that there were scalawags that were reassigned from their original post or units, tinapon sila somewhere in Mindanao. You're aware of that? Mayroon pong ganon, Mr. Chair. Would you be able to give us an estimate kung ilang number ng PNP scalawags ang itinapon papunta doon sa Mindanao? Mr. Chair, wala po akong idea or data na hawak tungkol po dyan, Mr. Chair. Well, kasi kanina, ang aking impression, ikaw ang... binigyan ng task na ayusin yung mga ninja cops o disiplinahin itong mga ninja cops, no? And based on your story kanina when I was asking you, eh, nakatutok ka doon sa pagdidisiplina nitong mga scalawags na ito na tinatawag mo nga kanina, ninja cops, ninja liit, bangketa cops, etc., etc. So, hindi mo alam na tinransfer itong mga ito outside of their present assignments, transferred to another area in Mindanao.
Hindi mo alam yun? Meron po akong narinig na tin-transfer, pero wala po akong data. Alam ko po na merong mga transfer na naganap, Mr. Chair. And sa pagkakalam mo, kaya sila tin-transfer dahil? I think to stop them from doing what they're doing. I did not hear you. I'm sorry. Pakiulit mo. To stop them from doing what they're doing during that time, Mr. Chair. To prevent them. To prevent them from continuing their illegal activities, okay. Mr. Chair. So, in other words, they were transferred in order for the organization to discipline them and prevent them from continuing their shenanigans. Tama? Tama po, Mr. Chair. O, dahil ganun, meron bang nakasuhan? Again, Mr. Chair, wala po akong data kung so, ilan ang nakasuhan or meron. So, hindi ikaw ang nasa sentro ng pagdisiplina sa ating mga Escalawags, kung ganun. Dahil wala kang alam eh. Hindi po, Mr. Chair. Hindi po ako yung sentro na magdidisiplina sa mga... Hindi ko po kaya yun, Mr. Chair. I can only gather information po, Mr. Chair. Okay. Intelligence operation, yan lang po. Ayon din sa salaysay ni Colonel Garma, ikaw ay parang nando doon sa sentro, no? Dahil pagka nagbe-verify kung meron bang nangyaring insidenteng napatay, ikaw ang tinatawagan, hindi ba? Is that correct? Sa iyo nagbe-verify? Hindi naman po lahat. Meron lang pong instances na ipapa-verify sa akin, Mr. Chair. Lang. May mga instances na nagpapa-verify sa iyo. Pwede bang malaman kung sino nagpapa-verify sa iyo? Gaya ng sinabi ko, minsan po magtatanong sa akin si Den Sap Bongo. Sino? Sino? Then Sap Bongo po, Mr. Chair. Sap Bongo. Opo. And then? Halimbawa, meron pong nangyari. Itatanong lang sa akin, anong background nito? Parang ganun, Mr. Chair. Ako naman po, hihingi ako ng report. Then, bibigay ko lang po sa kanya. Yun lang po ang ginagawa. At pagkatapos niyang ma-verify, anong sunod na hakbang ang ginagawa ninyo? Hanggang doon lang po, Mr. Chair. Ako po... tatanungin ko lang po yung region kung meron silang report or hihingi lang po ako ng report. Pero kanina kasi, sinabi mo at pinatotohanan mo yung salaysay ni Colonel Garma na there was a reward money in the implementation of the war on drugs. Sinabi mo yung kanina eh. At sabi mo, naniniwala ka at sinasabi mo rin na... Totoo yung reward money at naririnig mo. Although, hindi mo sinabing ikaw ay nakatanggap ng reward money. Hindi ka ba nakatanggap ng reward money? Hindi po, Mr. Chair. Never? Never po, Mr. Chair. Never? So, kung naniniwala ka na merong reward money, saan ba maaaring nanggagaling itong reward money na ito? Sa iyong opinion? In your expert opinion as a seasoned police officer who is in the thick of the fight against illegal drugs, sa tingin mo, saan nanggagaling itong iyong reward money na sinasabi? Mr. Chair, hindi ko po alam yung kung sa... Hindi mo alam kung saan nanggagaling, pero naniniwala ka na mayroong reward money. Narinig ko lang po, Mr. Chair, yung about sa reward money. Pwede bang ikwento mo sa amin paano mo narinig? At ilang beses mo narinig, kung totoong narinig mo lang? Actually, Mr. Chair, narinig ko lang po sa mga... Kanino mo narinig? Sa mga, ano rin po, mga police din po na mga kasama ko, Mr. Chair. So, in other words, dahil narinig mo siya sa mga police na mga kasama mo rin, ang ibig sabihin... May katotohanan na meron talagang reward money. Kahit may kasabihan, if there is smoke, there is fire. Naniniwala ka ba sa ganon, Colonel? Ano po? Ano? Wala naman kasing lalabas na kwento gaya ng nabanggit mo
na naririnig mo, sabi mo, naririnig mo. Tinanong kita, ikaw ba'y nakatanggap ng reward money? Sabi mo, hindi. Ikaw ba may narinig? Sabi mo, oo. Dahil ikaw mismo nakarinig mula din sa mga kasama mong mga membro ng PNP. Tama? Kwento-kwento lang po, Mr. Chair. Okay. Kung kwento-kwento lang yan, kanino kaya, pakisabi mo nga sa amin kung kaninong kwento mo narinig yan? Actually, in passing na mga kwento lang po, Mr. Chair. Kasi hindi ka panipaniwala na hindi mo alam na merong reward money because may kasabihan, no? If there is smoke, there is fire. Sangayon ka ba sa ganon? Opo, Mr. Chair. Okay. Ngayon, dahil alam mong merong reward money at hindi mo naman ito dininay. In fact, nung tinanong ka, pinatotohanan mo na ang sinabi ni Colonel Garma ay may katotohanan. Although, wala kang experience dahil ito'y naririnig mo lamang. Tama? Apo, Mr. Chair. Okay. Now, would you have any idea and can you educate us, kami, no? Doon sa area where maraming pulis o membro ng PNP ang namatay, no? Karamihan sa kanila ay napatay ng riding in tandem. Iba, ang balita, ang haka-haka ay napatay sila ng kapwa pulis din nila, no? Bakit kaya nagkakaroon ng ganong klaseng krimen na kung saan pulis ang sunod-sunod na namamatay? Ano sa iyong palagay? Mr. Chair, tungkol po sa namamatay na pulis. Yes. Bakit kaya maraming pulis na namamatay? Actually, wala po akong data niyan, Mr. Chair. Naririnig ko lang din po, Mr. Chair. Yung mga may maaring wala kang accurate statistics kung ilan yan. Pero hindi lingid sa iyong kaalaman na meron pong mga pulis na pinapatay. Hindi ba? Apo, and Mr. Chair. I believe na itong mga napapatay na pulis ay may kinalaman o mayroong involvement o mayroong kaugnayan sa mga illegal na mga gawain kagaya ng illegal drugs, hindi ba? Meron pong therefore, dahil may mga civilian pusher and user na mamatay na involved sa droga, meron din pong namamatay na mga membro ng PNP because of drugs o may involvement o kaugnayan sa droga. Ano ang maaaring conclusion na pwede nating isipin noong mga panahon na yon? Meron po talaga mga ganong incident, Mr. Chair. Merong? May mga ganong incident po, Mr. Chair. I know. Kasi napapanood mo sa TV, sa news, nababasa mo sa dyaryo, nakikita mo sa social media, hindi naman tinatago yun. In fact, magugulat ka sa dami. But when I ask you kung alam mo kung gaano karami, mukhang hindi mo alam kung ilan yung exact number. The reason why I'm asking this, Colonel, kasi ayon sa salaysay ni Colonel Garma, ikaw ang nasa sentro nitong implementasyon ng gera kontra sa droga. Civilian ito, pero kung titingnan natin yung records, sila ay merong kinalaman sa illegal drugs. And pardon my ignorance, if I will conclude what I read, what I saw, and what I heard, I would probably say na ikaw ang utak ng lahat ng ito. At kung meron dapat managot, walang iba kundi ang utak. That's why I'm saying, pardon my ignorance. Kasi ito yung aking wala ho akong makuhang tamang basihan
sa sinasabi nyo na wala kayong kinalaman. So, ayan, Colonel Leonardo, sa aking palagay, ay marami pa hong dapat patunayan natin tungkol sa kaugnayan ninyo dito sa sinasabi nating war on drugs, which resulted, unfortunately, to extrajudicial killings, either intentionally or accidentally. So, yun lang ang aking opinion. Now, may tatanong din ako kay Colonel Garma. Colonel Garma, ano bang nag-udyok sa'yo na ikaw ay magbigay ulit ng supplemental affidavit? Meron bang nag-pressure sa'yo? Wala pong nag-pressure, Mr. Chair. Wala bang pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Chair. Walang nagtumakot sa'yo? Wala po. Ito ay buong puso mong ginawa dahil sa iyong kagustuhan na maglabas ng katotohanan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Now, sa inyong experience bilang Chief of Police ng SASA, no? Yes. Under your watch, would you still remember kung ilan yung namatay? Under your watch? Hindi ko na po maalala, pero definitely more than four siguro po. And all these deaths ay may investigasyon o may report kayo? Yes, Mr. Chair. Kasi automatic naman yun. Eh? Basta yes. May death o merong insidente, may report naman kagad yes, yan. Yes, sir. Diba? Napaprocess about, din po ng SOCO. What about, do you have any information as to the scalawags in your jurisdiction? Meron ka bang kilala na considered to be a rogue PNP member or a scalawag? Mr. Chair, during my time as station commander, yung pong mga pulis na inaayawan po ng station commander sa akin po ina-assign, napapatino naman po. Bakit kaya sila inaayawan sa ibang station commander? Matitigas po yung ulo kasi, Mr. Chair. So in other words, yung matitigas na ulo ng mga PNP members, ito po yung mga lalaki. Yes, Your Honor. Ang nagpapalambot sa kanila ay babae. Ang ibig sabihin, nagpapalambot ng ulo. Kasi matitigas ang ulo kanyo eh. Hindi po ba? Mr. Chair, yun po yung naging parang naging kasanayan po sa unit na pag walang may gusto from schooling, bumabalik po sa Davao City at walang may gustong kumuha, sa akin po nilalagay po lahat ng mga pulis na may problema po. At tumitino naman. Napapaayos naman. Kapag sinabi po, niyong may problema, ano ho kaya ang problema nila? Sila ba ay extortionist? Sila ba ay nagre-recycle ng droga? Yung ba ang ibig mong sabihin, Colonel? Hindi naman po. Yun po yung nag-absent lang po. Minsan, hindi po maayos magtrabaho. Ganun po. Okay. Nabanggit nyo sa inyong unang sinumpaang salaysay na merong reward money. Di yes, ba? Mr. Chair. Kayo ba yung nakatanggap ng reward money? Yes, Mr. Chair. Pwede bang malaman magkano inyong natanggap? At kung bakit ka nabigyan ng reward money? 20,000 lang po yung... Para sa anong reward yon? Anong accomplishment yon? Pag pong namatay po yung... involved sa legal activity po. Ito ang sinasabi mo, ang pusher. Pusher or other criminals po na habitual or recidivist, meron din po binibigay po kung... Basta patay? Yes, Mr. Chair. So kung hindi patay, halimbawa, tinamaan lang, walang premyo yon, walang cash reward yon. Wala po, Mr. Chair. So, yun ang sinasabi nyo na reimbursement lang ng operational expense. Yes, Mr. Chair. Now, who determines, as to your, sa iyong experience, who determines kung sino ang dapat mamatay?
Wala pa, Mr. Chair, kung minsan hindi naman napaplano kasi result siya ng police operation and nababalita naman po sa news. So, automatic, tatanungin lang naman, sa area mo ba yan, ma'am? O, sir, sa area mo ba to? Tatanungin yung background nung namatay. Yun lang po ang determination. And then, but as far as... So, ang ibig sabihin, kahit to, walang kinalaman ang police, basta may namatay sa area nyo, may reward yun. Hindi naman po, i-validate, i-confirm naman po so ng territorial police. You have to tell the person that is validating the incident that kayo ang gumawa nun. Under, ganun po, so kailangan aminin nyo na kayo ang nag-operate at kayo ang nakapatay doon, kaya para kayo ay may reward. Ganun po yung sistema, Mr. Okay. Chair. Sa buong karir mo sa PNP, Colonel Garma, how many times have you received a reward money? Parang tatlo o apat na beses lang po yun, Mr. Chair. So, pagka nakakatanggap ka ba, ito'y binabahagi mo rin sa iyong mga kasamahan? O para sa iyo lang yun? Binibigay ko diretso dun sa mga nag-operate po. Doon sa mga nag-operate. Yung yes, baga, yung trigger man. Team kasi when they move, like, ngayon araw na to, ito yung team ng operatives, ganun po. And then, ganun po ang ginagawa ko po. So, ang reward is shared by, mabuti kung lahat ng hepe, kagaya mo. Diba? Sinishare ka nyo. Sabi mo, sinishare mo, binibigay mo sa operatiba. Yes, Mr. Diba? Jim. At don't you think that particular gesture encourages them more to kill? Yes, possible po, Mr. Chair, but minsan po nakikita ko rin na during legitimate operation yung takot nila. Kasi there are really times talaga na actual encounter shootout talaga, sir. Okay. So talagang hindi naman natin sinasabi na walang encounter, na walang nanglaban. Kasi gaya nga ng lagi natin sinasabi, basta drug lord, hindi naman magpapahuli ng buhay yan. Lalaban yan. What is appalling is the fact that people who die are the street peddlers of drugs. Ito yung mga small-time pusher. Ito yung mga small-time users. Kaya nakakalungkot eh. Diba? Buhay yung mga drug lord na nagbebenta at nagdadala ng droga, patay yung mga nagbebenta ng droga para sa kanila. And to me, just like what I shared in my opinion with Colonel Leonardo, my opinion also is that because you were complicit in granting rewards, it now inspired the operatives and other rogue police officers to do more so that they can earn more. Yun ang nakakalungkot na ano dito sa usapin, dito sa war on drugs na ito. Hindi po natin sinasabing hindi maganda ito. Maraming achievements ang war on drugs ito. Ang hindi maganda ay marami ring namamatay. Because we don't want the country to be perceived as the extrajudicial capital of Asia. Extrajudicial killing capital of Asia. EJK. Nakakalungkot kung ganun ang ating sitwasyon. Kaya, Colonel Garma, I'm sure hindi ka magsasawang magbigay ulit ng affidavit dahil wala namang limit yung pagbibigay ng katotohanan sa investigasyong ito. So, that's it for me for now. Congressman Acop, you're the next interpolator.